ng mga Pilipinong uhawol sa pangangailangan na makapagtrabaho. Kagaya ng isang ordinaryong mamamayan, kinakailangan niyang maghanap buhay upang pamilya niya ay mabuhay. Isang uri ng hanap buhay na kilala dito sa ating bansa ay ang pagsasaka. Ako si Jomar Patriarca, nag-a-star sa Pampang Norte, Mangusaw, Capiz. May bata nga, dua kabilo, kag may asawa. Okay. Isa kali ako ka mga uma. Isa si Jomar sa mga mamamayang magsasaka. Siya ay may dalawang anak and this is his way in order to sustain the needs of his family. Aside sa pagtatanim ng palay, nagtatanim din siya ng mga iba't ibang gulay para ibenta sa palengke. Kung tatamad-tamad ka, baka ikaw ay mahuli at maghirap. Paano naman ang ating mga magsasaka? Kuya, ano ba ang mga tinatanim mo? Ang tinatanim ko po ay palay, gulay, saka mais. Mahirap ba? Gaano ba ito kahirap? Para sa akin, sobrang hirap po kasi matrabaho po eh. Nanguna, babad ka sa init, sa kaulan. Tapos, naanan ka pa ng mga kalamidad. Sobrang hirap. Para sa'yo, sapat ba ito sa pangaraw-araw nyo na pangangailangan? Hindi po sapat kasi mga ilang buwan mo pa siya mag-umapakinabangan, mag-aantay ka pa. Dapat may extra income ka. Ano ba yung extra income mo na ginagawa aside sa pagiging magsasaka? Construction worker rin po ako. Nag-extra mag-drive. Yun lang. Para sa'yo, ang pagsasaka ba ay mayroong hindi magandang dulot sa ating environment? Mayroon po. Yung tinatawag na climate change. Yung soil erosion sa water pollution. We all know that farming is one of the major sources of income of many people here in the Philippines. But it's sad to say that there is a negative effect when it comes to our environment, just like soil erosion, climate change, biodiversity loss, and others. Sa tingin mo, ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga ganong epekto sa ating environment? Dahil po sa mga chemicals na ginagamit sa palayan o sa gulayan, ginagamit na matatapang na chemicals, yung spray ba sa damok. Kamusta ang kitaan, kuya? Halimbawa sa pagtatanim ng palay, magkano ang kita kapag nag-ani? Depende. Minsan, tumatama rin. Minsan, pag dinaanan ng kalamidad, wala rin. Dinadaanan ng peste, maha, bagyo. Tapos, binibili lang ng mura pag dinaanan ng baha. Minsan ba ay nalulugi? Ano ang rason? Madungis, pangit, mabaho, at kung ano pa, ngunit hindi ito naging hadlang sa mga magsasaka upang hindi pasukin itong marangal na trabaho. Sa kabila ng pagod, pawis, animoy, sila'y nakangiti pa rin na tila'y hindi napapagod. Ako nalulugi rin kasi laging pinagdaanan ng paha sa bagyo. Halimbawa, kapag ipagbabawal na ang pagsasaka dahil may possibility na masira ang ating kalikasan, ano na ang mangyayari sa inyo? Siyempre po, mawawalan po ng hanap buhay yung mga magsasaka. Magugutom na yung pamilya namin, pati na yung mga tao. Wala nang makain kasi wala nang pagsasakaan. Pinabawal na. Sila ang rason kung bakit tayo ay may kinakain. Kung walang magsasaka, paano na nga ba tayo? Malaki ang kanilang kontribusyon dito sa ating bansa. Ngunit nakakalungkot isipin na sa kabila nito ay mayroong hindi magandang dulot sa ating kalikasan.
dahilan kung bakit tayong mga mamamayan ay nakakakain ng kanin, mga prutas at gulay. Kaya masasabi ko na napakalawak at sobrang laki ang naiambag at maiaambag ng ating mga magsasaka sa ating bansa at lalong-lalo na sa ating buhay.